Hi guys, today i-review ko sa inyo and i-wear test itong Mustela na sunscreen for baby. This is SPF 50, very water resistant and nakabilog sa kanya is yung UVA lang, yung aging. So yung A niya is for aging. Zero perfume, zero alcohol, and zero paraben. Usually gentle yung mga ganitong klase ng sunscreen. So, wala naman siyang sinabing pang face lang, no? Since pang baby siya, I guess pang face and body na siya. Dito yung first time na magagamit ko siya, no? Nagamit ko na siya sa isa sa mga videos ko. And I think yung kung paano mag-wear ng sunscreen, siya yung ginamit ko na sunscreen. Hindi ko makita yung dalawang physical sunscreen, yung zinc oxide tsaka yung titanium dioxide. So I guess this is a chemical sunscreen. So ina-expect ko hindi siya magiging super puti sa face. Well, nagamit ko na siya. So hindi naman siya super puti talaga sa face. Kasi pag physical sunscreen, nakaka-leave siya ng parang medyo maputi siya konti sa face. Pero more and more, yung mga companies ngayon, pagaling na ng pagaling, paganda na ng paganda. Like, for example, itong eye cream na to from Supergoop. This is physical sunscreen. Ayan, zinc oxide siya, yung active ingredient niya. Pero hinaluan nila ng tint, kaya hindi siya maputi. Hindi siya maputi sa eye area. Parang salmony peachy yung color niya. May iba na silang hinahalo, parang ganun, sabihin na natin, na para hindi siya yung puting-puti. Alam niyo yung sinasabi ko, yung mga nasa beach minsan na sobrang puti yung sunscreen dito sa ilong, yan, yun yung mga, I guess, lumang klase ng sunscreen. Yung ibang tao gusto yung ganun, kasi sobrang sure yung protection mo, tsaka nakikita mo siya. Pero kasi, like for example, itong sunscreen na to, or yung look na gagawin ko, marami kasi sa atin, gusto ng sunscreen for everyday. Ayaw nang masyadong nagme-makeup. Kaso, nahihirapan namang maghanap ng sunscreen na hindi malagkit, hindi masyadong heavy. So, itong review na to, kung ine-expect ninyo na itetest ko siya na yung, kung hindi ka masusunog sa araw, hindi ito yung review for you. At saka maulan ngayon, bumabagyo ngayon. Yung mga review ko ng sunscreen is para lang malaman kung alin yung malagkit, alin yung nakaka-cause ng oiliness, yung alin yung sunscreen na magandang gamitin for everyday dito sa weather natin sa Philippines. So bago ko ilagay yung sunscreen, maglalagay muna ako nitong Celetech Hydration Moisturizing Mist para lang may added na moisture sa ilalim. Tsaka para hindi na madagdagan yung thickness, kumbaga sabihin na natin yung lagkit if ever. So maganda sa packaging niya, na-squeeze siya. Hindi siya yung hard na container. Meron siyang cover in case na madaganan, hindi siya basta matatapon sa bag. And meron siya nitong pump. I don't think may lock mechanism yung pump, no. So ganito siya, the usual lang. Wala siyang amoy. Actually, amoy avocado. And I think kasi ginagamit ko yung Mustela na product sa baby ko. Gumagamit sila ng avocado oil sa products nila, which is very moisturizing and very nice. Madali siyang mag-glide. Oily yung feel niya. Thin yung, sabihin na natin, yung consistency. And madali siyang, sabi ko nga kanina, madali siyang mag-glide. Madali siyang spread. Amoy avocado nga siya. So, eto na siya. Ayan siya. Sobrang glowy kasi nga, ang oily ng ano niya, ng consistency niya, parang lotion na may oil. So kung dry kayo, maganda na to guys, sinasabi ko na sa inyo, maganda to. Ito na nga, meron nakalagay, avocado, may picture siya ng avocado na oil. So kung oily kayo, maganda siya kasi avocado is very moisturizing. So maganda siya sa mga oily. Kung gusto niyo pang mag-add ng additional na moisture, kagaya ng ginawa ko, mag-spray na lang kayo nitong Celetech na Hydration Mist. Ito na yung sunscreen with the finished makeup. Sinet ko yung face ko using itong Lush Emotional Brilliance Translucent Face Powder. And then, naglagay ako ng NYX No Filter as finishing powder. So, nag-layer ako ng powders. May dalawang layers. Naglagay din ako nitong Fenty Beauty na matchstick dito lang sa gilid ng ilong, sa bibig, tsaka sa chin area. Para lang medyo makover yung, sabihin na natin, konting discoloration ko, tsaka redness ko. Pero the rest ng part ng face ko, wala akong nilagay dyan. So, balat na balat ko lang talaga yan. And then, nag-spray ako nitong Mario Badescu on top.
And naglagay ako ng very, very light lang na, ano, na highlighter. Tignan ninyo yung effect ng sunscreen. Kahit na dalawang layers na ng powders, yung nilagay ko, yung setting powder, tsaka yung finishing powder, ang glowy niya pa rin. Actually, pwede siyang yung mga Korean glow, yung mga sobrang glowy na skin for everyday, pwede siya yun. In terms of lagkit, may nararamdaman pa rin ako ng na konting lagkit kahit na na-powderan siya. So, slightly malagkit siya. Pero kung naka-aircon kayo, umuulan kasi ngayon, so medyo malagkit talaga yung paligid, humid. Pero kung nasa malamig kayo na lugar, like air conditioning, naka-aircon kayo, or nasa malamig kayong bansa, yung ganon, or malamig na area dito sa Pilipinas, like for example, Baguio, Tagaytay, ganyan, or bird season, okay siya. Pag talagang mainit lang, I guess, or yan kaganito umuulan, although tolerable naman, kaya naman, ayan o, itong area na napowderan, slight na lagkit, pero hindi siya yung malagkit na malagkit. Pero I could see some people hindi magugustuhan yung ganitong feel. Pero kung gusto ninyo nung parang Korean glow, alam niyo yung sobrang glowy, pwede siya o. Wala kayong makeup, sunscreen lang, powders, finishing powder, setting powders, light na highlighter, konting blush on, pero achieve. Parang, di ba, Korean, may pagka-Korean glow. Uulitin ko, I think, pwedeng mali ako, pero I think chemical sunscreen siya. So, wala siya nung parang white cast, hindi siya masyadong maputi sa mukha. So, kung medyo darker yung skin tone ninyo sa akin, I don't think magiging problema siya kasi wala siyang tint, hindi siya yung may konting puti. And nakita naman ninyo nung ina-apply siya kanina, pagka-apply ko sa face ko, ang oily niyang tingnan kasi because of the avocado oil. Pero maganda si avocado oil, ginagamit ko rin siya sa face ko, guys. Ngayon na naalala ko na may avocado oil siya, and ayan, nakita ko nga ulit. Kahit na ganito yung finish niya, maganda rin naman, di ba? Glowy, Korean glow. Mukhang mas dadalhin ko to sa ibang bansa. Dito sa Philippines, as of the moment, kasi dadalawa pa lang yung nare-review ko na sunscreen, yung Celetec yung isa. So far, as of the moment, mas gusto ko yung Celetec dito sa weather natin sa Philippines. And then, itong Mustela, siguro pagka nasa malamig akong lugar. Ayan. Pero, guys, so far, ang ganda ha. Ulitin ko, kung gusto ninyo nung no makeup look and then parang Korean glow, pwede. Pwede siya, guys. After 3 hours, eto na siya, guys. Nag-oil up ako, pero hindi siya yung oily. Well, 3 hours pa lang naman, no? Plus, umuulan ngayon, hindi ganun kainit. Pero, makikita ninyo yung glow na sinasabi ko from dun sa my sunscreen. Ayan, no? Ang glowy ng face ko. Actually, may parang borderline glowy, greasy siya. So, depende sa skin type ninyo. Pero, maraming may gusto nung ganitong klase ng finish. Maraming nagtatanong sa akin ng ganitong klase na sabihin na nating makeup, pero actually ito hindi siya makeup, sunscreen lang siya, tapos parang light na powders lang on top. Para na siyang part naman talaga siya ng skincare, ng makeup, pero 'di ba, may dugas siya na parang ang ganda ng skin. Lalo na ngayon usong-uso yung may pagka-glowy. Ayan. Kasi kahit na napowderan na siya, tumatagos pa rin ng konti yung glow niya sa ilalim, yung sabi na nating pagka-oily finish niya. Hindi naman siya oily na oily. Ngayon na medyo nag-stay na siya sa face ko. Umupo na siya ng konti sa balat ko, and lalong lumabeg kasi paggabi na. Ano na, yung lagkit niya kanina, medyo mas nabawasan na siya. Pero andun pa rin yung glow. Gusto ko yung finish niya. May pagkapabebe. Ganda siya. Parang ang ganda ng skin. So, that's it, guys. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching. Bye!